Hi guys, it's me, Jake Santos, and welcome to my YouTube channel. For this video, meron akong i-share sa inyong tips na mahalaga para sa mga end users na nais mag-ayos ng inyong mga copier machine, no? Particular tayo sa iba't ibang brand, no, ng inyong mga copier machine. Share ko sa inyo yung aking tutunan and some tips, no, para at least magkaroon kayo ng parang simple knowledge o kaalaman para tama bang ayusin ninyo as end users inyong mga copier machines or printer machine, no? Without further ado, samahan niyo ako sa vlog na ito. Discussions lang. Printer, gamit-gamit mo, kahit mga teacher, hindi ako sa lahat. Meron lang akong i-share sa inyo, or i-concern, no? Meron akong i-concern sa inyo, no? About fixing your machines, no? Fixing your machines, no? Kung ikaw ay user, no? Ikaw ay user, then eventually, dahil sa palagi mong nakikita na nire-repair or inaayos yung iyong machine for several times na, no, nagpupunta yung mga technician sa inyo, then nakikita nyo kung paano ito ayusin, ano, yung inyong mga copier machine. Which is good naman kasi nagkakaroon kayo ng knowledge about fixing your own machine. Since sa inyo naman yan, so kayo ang may karapatan dyan sa machine ninyo, no? Pero meron na akong gustong i-share sa inyo na one thing, no, sa pag-aayos ng isang copier machine, no? Since I was in Sharp Copying Machine Center, that was a long time ago sa Makati, no? I was there and I'm a overhauling technician of Sharp Copying Machine, no? Before, hindi po pwedeng ang mag-ayos ng machine is si customer. Totoo yan. Kasi merong iba't ibang parts yung Sharp Copier machine na hindi po pwede basta-basta mo galawin or ayusin or i-check without any knowledge from that particular machine, no? Katulad na lang before nung aking panahon, ano? Yung SF7370, that was 2001, kung hindi ako nagkakamali. SF7370 and also SF7320, also yung isang Skylark series ng Sharp, which is yung SF2414 and SF2114, no? Nag-aayos kami ng ganyang klase ng machine, but meron kaming standard na pag-aayos, no, nung panahon na yon. And kasama sa standard na pag-aayos na yan is yung inaalam mo yung tinatawag nila na simulation codes, no? Simulation codes are the codes that you can use if you want to enter to the maintenance mode ng isang copier machine, no? So, dati, napakamahirap niyan. Alam nyo ba na sa isang machine na SF7370, kapag nagkamali kayo ng pag-ayos niyan, maari kayong mamatay? Totoo yan. Totoo yung sinasabi ko. Kasi ganito yan, no? In my time, there is a section, no, na tinuro sa amin long time ago ng aking mga seniors noon, no? Yung tinatawag nila na transfer unit, na meron siyang transfer corona wire, no? Sa aking video na to, ipapakita ko sa inyo yung sample ng transfer corona wire, even though ito ay picture na lang, no? Yung taon ngayon is 2021, and I'm talking about the year 2001, no? 2001, alam ko, no? Huwag kayong mag-aayos ng machine kasi maari kayong mamatay. Alam nyo kung bakit? Yung transfer corona na yon, nagra-radiate yun ng thousands of volts. Talagang thousands of volts kasi pinaka-radiation dun sa kanyang corona wire. Kulay violet yon, no?
At kapag kayon, eh nagkamali ka ng tusok ng iyong Phillips screw, and yung inyong Phillips screw is walang insulator, wala siyang hawakan na plastic or anything, no? Talagang purely bakal, patay ka, no? Sa pagkakataong yun. Kaya, alam ko, no? Yung copier machine somehow nowadays has also a standard procedure on how it can repair, no? Kaya yung mga customer, actually hindi ko sinasabi na hindi kayo po pwede mag-ayos ng inyong machine, ha? Hindi ko sinasabi yon. So that's good nga eh, kasi once na natutunan ninyong ayusin yung inyong mga copier machine, no? So makakatipid na kayo. What I'm saying is, siguro, ano, before you do that, manghingi muna kayo ng proper knowledge din. Manood kayo sa YouTube, checking nyo kung safe ba talagang yung gawin yan, no? Kasi ang totoo talaga, nung term namin, takot ang mga customer mag-ayos ng machine, eh. Kapag ka na, nag-try kayo, magkamali kayo doon. Sa bagay, kapag ka naman tinurn off nyo yung unit, automatic, wala naman na talaga yung voltahe, or inopen nyo yung front cover, no? Then natanggal na yung sensor to push the front cover, no? Natanggal nyo, then na-release nyo. Naka-engage yun sa, ano eh, sa front cover, then tinanggal din yun, no? So mamamatay naman yung system, no? Kaya lang, siyempre may mga pagkakataon na pinapagana namin yun. Gusto namin malaman kung talagang may voltahe doon sa transfer corona wire na yun. With specific simulation codes naman, no? For that particular brand, kabisado namin yan before. Then, nowadays, tayong mga consumer, no? Tayong mga gumagamit ng iba't ibang uri ng machine, no? Ngayon natin nakita yung machine, ngayon natin nakita, then inayos somehow, inayos ng mga technicians, nakaapat na balik, pwede na lang natin ayusin yung machine natin, no? That's good naman. Pero, siyempre siguro, yung technician di sa inyo ituturo yun. So, dalawang reason kung bakit. Yung una, that's business. Pangalawa, for your safety. For your safety and for the safety of your machine. Diba? So, before sa amin, kapag tinuro namin ang pag-aayos sa machine, is pwedeng mga hulugan ng pagkapahamak ng isang tao, ng customer, ng individual. Kasi alam mo yung transfer corona wire na yon, kapag ka umilaw yon, thousands of volts, pag nahawakan mo yon, sigurado patay ka. Kaya huwag kayong mag-aayos ng machine basta-basta without any knowledge. Kasi yung mga customers ngayon, talagang aggressive sila, eh, no? Sa bagay, okay naman, no? Kasi para makatipid din, ano? Pero yung super aggressiveness, hindi talaga yan pwede, no? Nung panahon namin, no? Kasi ngayon, yung mga printers ngayon is LED series na, hindi na masyadong mahirap ayusin. Konti na lang mechanical, simulation codes are display in the internet. Ang dami, naglalabasan, ano? Pero before sa amin, hindi talaga po pwede. So, i-share ko sa inyo lahat ng aking mga ano. Meron dyan sa aking mga pictures dyan. Ilalabas ko yung mga certain machines na inaayos namin before, no? Baka sabihin nyo, hindi totoo yung sinasabi ko, no? Kasi I have that knowledge before na bawal talagang ayusin ng certain individual ang isang machine, hindi dahil nagdadamot tayo, kundi para sa safetyness din ng isang consumer or end user. Siyempre, para ma-safety din yung inyong mga machine. Totoo niyan, kapag ka ginagawa niyo yung pinapractice niyo ng ganun, merong advantage, no? Yung advantage na isa is natututo kayo, since sa inyo naman talaga yung machine, ano? Natututo tayo. Ang disadvantage is kapag ka ginagawa natin yun palagi, nawawala yung mga warranty. Nasi-shorten yung copy life ng ating mga equipment or machines. Nasabi ko lang ito sa inyo kasi hindi ako sa hindi sumasang-ayon sa mga individuals na ngayon user, after 5 days is technician na. Hindi ako sa hindi sumasang-ayon doon, no? Hindi. So, basically that's good. Kasi sa inyo naman talaga in the first place, yung unit na yan. And kung ano yung gusto yung gawin sa unit ninyo is up to you. Kasi binayaran nyo, binili nyo yan, eh. But for your safety din, no? And para ma-prolong yung buhay ng inyong copier machine, siguro let's face the truth na hindi lahat ng individuals qualify for fixing their own machines. Kaya nga every brand ng printer, no? They have their own strategy to
to cater their particular service in the metro, no? Maging si Brother, maging si Fuji, maging si Lexmark, maging si Epson, maging si Toshiba o Olivetti and lahat ng mga yan, no? So, meron silang kanya-kanyang service center. Actually, ako, pag meron akong bagong bilang equipment, no? Particular sa ibang brand, kahit nga Sharp, pag bibili ako ng Sharp na brand na copier machine, eh, hindi ko siya aayusin basta-basta, no? Magtatanong ako sa mas ahead sa akin. Kasi nga, for the benefit of my own machine. Kasi takot ako masira. Lalo na pag yung machine niyo is mahal, huwag yung basta-basta ayusin yan. Kasi pag inayos niya, magkakaproblema kayo at magkakaproblema din ang machine niyo. Unang-una, no, tamper yung machine. Kapag tamper ang machine, wala nang warranty. So dapat kapag may problema na is kayong itanong, may problema yung machine niyo, i-ano niyo na, itawag niyo siya sa service center, no? So, yun lang yung aking concern and sa mother time, pag meron kayong tanong, no, meron kayong mga suggestion or comments, just leave your comments below sa aking comment box dyan sa baba. And I'm continuing to share my knowledge to you, people, oh, mga friends, no, para hindi talaga as in, ang concern natin dito is to prolong the copy life of our machine, no. Meron namang talagang machine na as in, napakadaling pag-aralan. At ngayon mo na ngayon din deliver, bukas alam mo na siyang ayusin. Merong particular machine na ganun, no? Pero hindi lahat ng machine pwede nating ayusin. Dinidisclaim ko lang, no, wala akong pinagtatanggol na brand and wala akong pinapaniga na brands, no. All brands are good. Lahat 'yan ay salute tayo, no. I just want to spare my knowledge. Kasi nakita ko lang sa mga videos, nakita ko lang, no? Hindi ko sa sinasabi hindi tayo credible mag-ayos, no? Wala akong sinasabi ganun. But all we have to do is to trust the service center or trust the people na talagang as in credible or equipped with proper knowledge para mag-ayos ng ating mga copier machine. And after several months, natutunan na natin, naitanong natin sa kanila, that's the time na pwede na siguro tayong mag-ayos din. Hindi yung isang buwan pa lang, tatlong buwan pa lang, aayusin natin kapag nasira yung machine natin, sisisi nyo sa service provider. Hindi tama yun eh. Diba? So, para maging safe tayo pare-parehas, no, kung gusto nyo talaga, magtanong kayo dun sa mga technicians. Then, they will spare you some tips, some procedures, no, na pwede nyong gawin. No? Tapos bibigyan nyo lang ng tips si technician. Tuturuan kayo, di ba? Ganun lang naman eh. So, huwag niyong pangahasan. Ayusin agad ng inyong mga machine. Kasi, di ba, kawawa din tayo. Ang mahal-mahal ng mga copier machine ngayon. Tapos, masisira lang dahil sa tao, sisisisi natin. Totoo lang, no? Isisisi natin sa mga technician. Pero ang totoo yun, tayo yung gumawa nun. Tayo yung nag-repair. Tayo yung nakailam dun. Di ba? So, sa susunod na pagkakataon, kapag atis na nalaman yun na, di saka nyo ayusin. Pwede naman yun eh, kasi sa inyo yun eh, di ba? Yun nga, pwede kayo magbigay ng tips sa mga technicians para ituro mo naman sa akin itong ganito, di ba? Pwede naman yun. Kasi ang totoo niyan, hindi porket mechanical engineering tayo, electronic engineering, eh kaya na natin lahat. Meron pa nga na-encounter ako eh. Technician, electronic technician sa barko eh, kaya daw niya yung machine eh. So nung nasira yung machine, papaayos siya sa akin, sinabi ko sa kanya malaki yung damage ng machine niya. Di ba? See? Kasi nga, hindi naman po pwedeng magaling kang technician ng barko noon, eh magaling ka rin sa copier. Hindi po pwede yung ganun. Diba? So ako, overhauling technician ako before, pero hindi na ako magaling sa machine ngayon. Diba? Yung mga Sharp copier machine ngayon, hindi ko na yan kayang ayusin. Kasi nga, wala na akong knowledge sa mga bagong modelo. So ang mga inabot ko is yung SF7370, SF7320, no? That's Sharp din, no? Skylark Series 2114, and 2414. I have also 1025 ng Sharp, no, malaking machine 'yan, parang aparador na, no. Noong time namin, no, overhaul ko 'yan, binubuksan ko 'yan. Paper suction ba 'yon? Pati 'yon, tanggal 'yon. No, lahat mechanicals, lahat high voltage, tanggal 'yon lahat. Lahat, pati transfer section, tanggal lahat, no. So, ngayon wala nang ganun. So, but I have this machine na talagang focus ako
na talagang as in, yun naman yung kinikater ko ngayon. Kaya ang advice ko sa mga user, end users, no? Kasi ako technician ako ng particular brand. Pero sa isang brand, hindi na ako technician. End user na ako noon, no? Technician is, meron lang siyang specialized brand. Kasi doon siya nagkatrabaho eh, di ba? So, i-disclaim ko ha, hindi wala na akong pinapasukan ngayon na trabaho, no? I am not connected anymore to those brands na sinabi ko, no? I just want to spare you the proper knowledge na wag kayong basta-basta makialam ng mga printer ninyo. Kasi, nung panahon namin, pwedeng mamatay eh. Baka ngayon, pwede din. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. And kung meron kayong tanong, meron kayong suggestions, comments, or mga nasabi ko na hindi nyo nagustuhan, pwede nyong i-comment dyan, no? At pwede nating sagutin ito, no? Ayun, di ba? May mga limitations tayo. Accept the reality. May limitations tayo. Tumatanda na tayo. And hindi totoo yung kalabaw lang ang tumatanda. Hindi totoo yun. No? Tumatanda tayo. Kung magaling tayo noon, baka ngayon, magaling pa rin tayo, pero hindi na tayo ganun kagaling. And habang tumatanda tayo, humihina tayo. No? Okay, that's my video for today. And maraming salamat sa panonood ng video na to. And kung bago ka sa channel ko, baka po pwedeng i-like mo na yung video na to. And pwede mong i-share sa iyong mga kaibigan. And then, i-subscribe mo na rin yung aking YouTube channel, di ba? Pagkatapos, hit mo na yung notification button para lagi kang updated sa mga sermon ko, sa mga videos na ina-upload ko. So, once again, this is Jake Santos and thank you for watching this YouTube channel, Jose Antoner Enterprise, and maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. See you on my next vlog. Mua mua. Mga printer, gamit-gamit mo, kahit mga teacher, hindi ako sa lahat.